ito nga po ang aking mga napulot ng mga candies at tinapay. Grabe, ang hirap makipag-agawan. Ang lungsod ng San Pablo ay kilala sa iba't ibang produktong galing sa niyog. At dito sa float parade, pinabalutan nila ng iba't ibang disenyo ang kanilang mga sasakyan gamit ang iba't ibang bahagi ng niyog. Aabangan ulit natin itong nagahagis na mga candies. Grabe, ang hirap na muha ng candy. Parang gusto ko itong habus. Ang float parade na ito ay nilalahokan ng iba't ibang paaralan, organisasyon at establishmento dito sa San Pablo City. Dahil nakakita ako ng mga kakilala, ay sumama na ako sa kanila upang makalapit ako sa stage. Yan, so palapit na po kami sa stage. The academic office headed by Miss Mary Desaline BTK's administrative staff. Taong 2020, tambok sa karosa ang pamosong simbahan sa pag-asenso. Ang Kobes at Pure Gold, always panalo dito sa San Pablo. At syempre, hindi ko pinalagpas makapagpa-picture sa mga taong naka-costume. At syempre, hindi pinalagpas ng ilan nating kababayan ang oportunidad para kumita. Matapos ang engranding float parade, ay susundan naman ito ng street dancing competition. Strip dancing competition na ito ay nilalahokan ng iba't ibang paaralan mula elementarya, high school at college dito sa lungsod ng San Pablo.
for today. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating Coco Festival at Adventure. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe and like and comment.